So again, titingala ko lang po, sama ko titingin. Titingala ko lang po muna yung video para ma-on ko muna yung aircon ha. Wait lang, wait lang. Okay, tara. So, ganito mga friends. So, nabalitaan ko kahapon na ano, yung revelation ni Ate Tisha Bautista, yung asawa ni Comelec Chair Andy. Sabi daw dun sa ano, dun sa kanyang interview sa Philippine Daily Inquirer, according na rin sa Inquirer. Sorry lang. Kasi may mga palang comments. Ayan, okay, moving on. So, ang eksena mga friends, parang una, maraming mga hidden daw na marami daw mga good biglaan na na-discover siya ng mga dollar na mga bank accounts. Tapos, hindi ko lang pink black yung boxers ko. Tapos number 2, meron daw mga real properties na hindi mentioned sa SALN. Tapos number 3, may mga dealings daw siya with Divina Law na sobrang questionable. So ngayon, ako naman parang okay, sige. Siyempre, dapat may ano, dapat meron pa ding dose ng doubt, di ba? So sabi ko, parang ay nanonood si Asik Anton Hernandez. Hello po Asik Anton Hernandez, ang crush ng bayan ng DSWD. Alright, moving on. So ang eksena mga friends, ako naman parang okay, ano gagawin ko ngayon pagka ano, pagka in-expose mo na ganyan, o o nga, ano na. So, ang naging decision ko mga friends ay i-check yung pinaka-fishy na nananakita ko doon sa buong testimony. At iyon yung 35 plus na dollar accounts, parang gano'n. Hindi lang, sabi ako naka-live. Personal profile ko ba to? Ay, hindi, Facebook. Ayan. Sabi ko, ano yung pinaka-fishy dyan? O, edi syempre, yung 35 or so na bank accounts with Luzon Development Bank. Kasi mga ate, kung ako may meron 300 or so million pesos, puto na, ilalagay ko sa malaking banko para kaya nilang i-take care yun kung sakali mo mabakarote sila. Kaya Luzon Development, baka litlit lang noon, parang sa Pilipinas daw, parang pang 18 yun, parang gano'n, o pang 20. Hindi pa nga, sa baba pa yata dun eh. So nakapagtataka nga talaga. So ngayon, ang tanong, there has to be something special about Luzon Development Bank. Kaya pinili yun ni Andy Bautista. And as it turns out, kaklase niya nung element nung fourth nung high school si Timmy Lincauco. Isa rin sa miyembro ng pamilya na may-ari ng bangko na yon, LDB. So ngayon ako naman, ano meron sa LDB? Sige, sabi kasi ni Andy, parang hindi naman daw niya pera lahat yun. Sabi ko, then, sige, nakatrust sa'yo. Although, hold on lang mga friends, ha? Sabi mga comments, ba't walang comments? Parang nagsalita ako sa sarili ko dito. Alright, moving on. So, nagtaka ako, sabi niya, parang hindi naman daw sa kanya lahat ng pera. So, syempre, ang natural kong reaction mga friends, parang, oige, so hindi sa'yo yung pera, ay kanino? Hindi naman niya sinabi kung kanino. Tapos, pangalawang problema, kung hindi man kanya yung pera, at kung hindi man kanya yung pera at nakahawak lang niya in trust, dapat, number one, meron siya trust documents. Tapos, number two, dapat kailangan i-declare pa rin niya sa SALN yung pera niya sa bank account. Kasi mga friends, kahit hindi sa'yo yun, eh diba, ang SALN mga friends, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Diba? Dali. So, ibig sabihin, pag ikaw ay binigyan ng, halimbawa, 100 pesos ng kapitbahay mo, pinakitago lang sa bank account mo, yung 100 pesos na yun, nagiging mong asset. Pero, syempre, may 100 pesos ka din na liability. Diba? Kasi, kailangan, isoli mo rin yun dun sa tao na nagpahirap sa'yo balang araw. So in short, dapat, yung sala ni, ano, ni Chairman Andy Bautista, kung totoo man yung mga dokumento, ha, dapat yung sala niya, meron
merong dalawang entries na nagka-cancel out. Doon sa, at yung mga entries na yun ay nagko-correspond doon sa mga pera ng mga kung kaibigan man niya, kamag-anak, gano'n na pinahawak sa kanya. So yun pa lang, strike one na, na bonggang-bongga. Actually, yun pa lang, impeachable na siya eh. Judging by yung jurisprudence kay Corona, eh, di ba kay Corona, hindi lang sabi ni Corona, parang pinakihawak lang sa akin yan ng anak ko, ganyan. Tinanggap na ng impeachment court. Hindi! Di ba? So, So, heto na. So, ang tinay ko yung may-ari ng Luzon Development Bank. As it turns out, yung may-ari ng Luzon Development Bank, mga friendships, ay, ano, yung Limcao Co family. Tapos, yung sa Limcao, yung Limcao Co family na to, yung isang anak nila, si Timmy Limcao Co, ay dating undersecretary ng Department of Transportation and Communications under kay Abaya. So ngayon, kako, okay, so USEC ka. O eh, ano ngayon ang ginawa mo bilang USEC? Ayun na, nakakaloka. Ito pa lang si Limcao Co, ang undersecretary for infrastructure and parang greenfield projects, yung mga ganun-ganun eksena. So basically, bonggang-bongga siyang miyembro ng Bids and Awards Committee ng DOTC. O eh, alam nyo naman yung mga kasalanan ng DOTC, mga friends. Una, yung ano, halimbawa, yung sinabi ko sa Article 2, una, yung LRT1 extension, yung Baclaran to Cavite. Di ba ano yun? Hindi natuloy kasi ni-raise daw nung mga ibang lawmakers, si ano yata nag-raise eh, ni Erico Linares, ni-raise nung ibang mga lawyers na bakit yung isang miyembro ng Bills and Awards Committee, si Timmy Limcao Co, ay close na close kasi kapatid niya, yung isang senior officer ng Ayala Corporation. Eh ate, consortium ng Ayala tsaka Metro Pacific, yung loan builder ng LRT1 extension. Nakaka-stress. Gets nyo? So parang luto. Kung nag-iisang bidder, kamag-anak pa nung Bids and Awards Committee. Nakaka-stress! Diba nakakaloka? Tapos number two, yung alam nyo yung nung ano, nung nagbibidding, nag-aarap ng bagong tren ang MRT. Tapos mga friends, ang eksena dyan, nung nag-aarap sila ng bagong tren, pinaputol yung mukha ko. Eh, okay na yan. Ganyan. So, na naghahanap ng bagong trend yung MRT, ano, isa sa mga bidder daw nila ay yung check supplier, nakalimutan ko yung pangalan. Hanapin ko nga, ano ba pangalan ng check? CZE. Ayun, yung Inecon. Di ba nga, ang naging paratang sa Inecon, eh, tinray na, ano, kutongan ni Abaya. O, eh ngayon, nung nagpasa ng complaint ang Inecon, sino inilaglag nila? Kasama rin sa mga nilaglag, si Timmy Limcao Co. Nakakaloko! Alright. Tapos, ito pa yung pinakamalupit, yung sa Dalian. Alam niyo yung pinadala ng mga tren. Okay. So, yung pinipilit niya yung paandarin. Ito mga ate, ang dami-dami problema sa Dalian. Una, hindi daw kasukat yung hindi daw kasukat ng Dalian trend na dineliver yung mga trucks natin dito sa Pilipinas. So para kailangan na retrofit. Pangalawa, yung mga trend ng Dalian masyadong mabigat para sa mga trucks natin. Kasi it will crush the trucks. Yung parang magtatabi-tabi nga yung mga rails ng trend sa sobrang bigat. So tapos pangatlo, ang Dalian, wala silang proven na history na paggawa ng mga trend. Yun yung, di ba? May mali eh. So, ngayon, ang eksena mga friends, dun sa mga balita na nakasite ko sa article ko, na malinaw doon na kinasuhan sa ombudsman itong sila Abaya, kasama si Awards, sila ka sa Bits and Awards Committee, ha? So, nakasama rin ano, na kinasuhan sila Abaya tungkol dito dahil may nahuli silang email na nagsasabi na nasa, bibigyan ng 5% commission yung mga ano, bibigyan ng 5% commission yung mga top employee, top officers ng DOTC. Si Abaya, si Bitangkol, yung Bids and Awards Committee, kasama si Limcao Co doon. Okay, so ito malinaw. Matindi yung korupsyon sa MRT. Diba? Tapos, hindi lang, pati ko makita yung comments. Hindi nakayusin ko nga.
guys watching, ba't ba walang comments? Ano ba to? May magic ba to na hindi ko maintindihan? Sige lang ha, para makikita ko yung comments. Thinking Pinoy. Ayan. I-mute ko lang kasi mag-feedback. Ayan. Kaya share ko lang.